Corina Sanchez Rojas may sagot sa mga bashers ng ABS-CBN. Handa na ba kayo? Sabi ni Mirnav Delicious, NCT is definitely a virus. Replied naman ni Corina, and Kalida, the mother of viruses. Mula naman kay Romilane, anong abuso? Wala na kayong franchise, that's it, sus. Corina replied, Romilane, please leave, bruha ka. Mula naman kay Datea May, that's okay, itama na lang ang mga mali, plain and simple, never estimated the Philippine law. FICTAP interview made it clear na hindi ito tungkol sa freedom of the press, gaya ng nababasa ko sa mga co-workers mo. Rather, ABS-CBN's franchise controversy is an issue of unfair competition which kills small broadcasting and cable operators and the general public who's been paying ABS-CBN for their services which violates for their free-to-air license. Ngayon lang sinusubukang itama at nagkataon lang na mapapaso na ang franchise nila kaya nagkaroon ng ingay. Stop blaming the government. My family here are TFC subscribers for a decade and now we can't watch na din. Be open-minded na lang kasi. May mga hidden agenda eh. Corina replied, oh, please. Itama mo muna English mo o kaya magtagalog ka na lang kaya. Komento naman ni Beth Maureen, ma'am, huwag mo po idamay si Lord sa post na ito. Sabi naman ni Corina, Lord, pakitama po ang taong ito na nalilito. Amen. Sabi naman ni Love Maddie 88, kailan at paano kaya pwede ipakulong ang mga taong abusado? Sagot naman ni Corina, nag-aral ka ba ha? So naiintindihan mo ang lahat ng resulta ng inquiry na walang kinalaman si Mar sa Yolanda Funds? Or bingi at bulag ka? Tanungin mo si Ping Lacson ano nangyari sa pondo? Sabi naman ni I Am Lorne Gabs, nangyari na ang karma. Reply naman ni Corina, excuse me, hindi pa tapos ang karma dito. Sabi naman ni Micah Carla, if you insist that ABS-CBN should continue because of press freedom, then you are proving that freedom of the press is above all law. Does this mean our law is only applicable to the powerless like small vendors, ordinary people, marginalized sector, etc., and ABS-CBN is exempted? Freedom of the press or freedom to suppress? Banat naman ni Corina, why don't you ask the congressman who did not go through due process? Dear, pag-aralan mo muna ang lahat ng batas, hindi yung batas na gusto mo lang gamitin, period. Meron namang dagdag si Yeye Junel, Madam Corina, huwag nyo na lang po ipilit ipasok ang press freedom kasi kung pagiging kritiko lang ng gobyerno, mas matindi pa ang GMA sa paglalantad at pagbanat sa mga tiwali sa gobyerno kaysa sa ABS. May jeng-jeng pang kasama pero bakit hindi sila pinupuntirya? Kasi lahat totoo. Hindi ako maka-GMA pero huwag nyo paikuti ng mga ulo ng tao tungkol sa malayang pamamahayag na pinipilit ninyo. Sagot naman ni Corina, ah, dyan ka mali. Inikutan ni Kalida ang kongreso. Pag-aralan mo muna siguro bago ka magkomento dito sa pahina ko. Pabiru namang sinabi ni Jeric the Platypus, iyak si Kuring. Sagot naman ni Corina, ah, hindi po. Napakasaya ko kasi malinaw na ngayon sa buong mundo sino ang mabuti at masama. Sabi naman ni Bell Reg 13, dapat one franchise, one channel lang daw. Di sumunod eh, kaya ayan tuloy. Tapos bakit hindi binalita ito ng ABS tungkol dito? Banat naman ni Corina, nasagot na po lahat yan. Do your homework before you comment here on my page. Ikaw, anong masasabi mo? Please share your thoughts and comment down below. And please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para lagi kang updated.